I, no matter how big or small you are, we all can make a difference. Good day, friends and madlang viewers! Welcome to the pilot episode of the Mad Talk Show, kwentong Berlinang afternoon na inspirasyon at dedikasyon, and of course, the magic of volunteerism. I'm your host, MJ, ang pibukid mula sa Manila, Kuya Kairos. Today, with me is ang nagbabalik na aking co-host, na si... I'm Ate Ruth. RJ, the real Pobla girl, the resident. The real permanent resident of Pobla girl. Ayan. So yung mga nakaraan, no, mga dumadaan lang yan sa Pobla. But It's been a while, no? So no. Nandito ka lang sa kapitbahay mo lang tong venue natin today. Again, no? Third episode here at Z Hostel. Again, maraming salamat to Z Hostel. Thank you, Z Hostel. Yes. So, kamusta naman natin, Ruth? It's been a while, pero magkasama tayo sa Mad Talks pa tayo, October. Until that's now, parang hindi ka pa rin makag-get over. But everything is good. And ikaw, kamusta ka naman, Myrus? Okay lang. Parang, de, joke lang. From high energy. De, masaya. Malapit na ang Pasko, no? Kaya sana ngayong Pasko ay maalala pa rin niya ako. Wow! Pag-usapan natin. Yung kanta lang yun, ano ba? Itong mga nasa backstage natin lang iingay. Sige, pag-usapan natin yan. Pag maging ano na ako. Ulit. Next episode, gusto mong mag-guess. Next episode, alright, so dahil bawat isa ay may mahalagang kwento at may baong inspirasyon at mabuting pagbabago. So tandaan na ang MAD ay para sa'yo at sa madlang. Mad ka na ba? Mad na! Alright! Alright, no? Malapit lang actually kami ni Ate Ruth. Maraming kami, lagi kami nagkwentuhan, no? Siya ang love guru ko talaga. Oh, love guru. At para sa mga sa mga pumunta nung Mad Talks pa tayo 2022, for sure na-inspire kayo sa story ni Ate Ruth. At ang update dyan ay napakasena niya, no? Sana all. Masaya rin naman ako. No? Hindi ko nang sabing hindi. Pero mas pasayin natin ngayong araw na to kasi may papakilala tayong special guest. No? We're back for another inspiring show. We welcome you to our 7th episode. Nagkamali ako last time. I apologize for that. Of course, a new volunteer na you've probably met already or probably will be meeting for the news. First time, and of course, new hosts like Ate Ruth and I, which that is our first collaboration today. Ayan. All new episodes, all-inclusive, featuring the stories of nagmahal, nasaktan, at nag-volunteer with meaningful conversation on volunteerism. Ayan. So, without further ado, no, ipakilala na natin ang ating co-volunteer who will be sharing his story sa mga nanood, nakinig ng Mad Talks pa tayo 2023. Excited you na. Probably yes. Napaiyak na kayo. For sure, napaiyak na kayo. At ngayon ay siguro bakiligin pa ngayon ating kuya. Artist? Yes. Ano yun? Opa. So, pakilala natin siya. Isa siya sa mga volunteers ng Mad Nueva Ecija and Mad Aurora. Siya ang creative lead ng Mad Talks Padayon. So, ipakita niya yung logo. Sa kanya yon, siya po ang gumawa nun. Siya ay isang gym rat. Wow! Talagang into fitness. And isang creative geek. Amazing! Naniniwala siya sa kasabihang wala rin. Wala, no? Alamin natin yan later. Kilala siya bilang isa sa mga mad boys. Ano bang mad boys? Ba't di ako mad boy? Di ba mad boy? At nagsakat sa Mad Talks. Nagsakit. Ito, ang scriptwriter namin ay minsan hindi... tama, no? But without further ado, let's right our wrongs and let's welcome our guest for today, si Kuya Lee! Hello, Kuya Lee! Hello! Ayan. Kamusta naman, Kuya Lee? How's life? I'm doing great, especially after na Mad Talks pa tayo. You mentioned ni Kuya kanina about things you do, your lifestyle, your fitness. Anong bago ngayon? Yeah. Well, as usual, ayun pa din. Pero ang bago ngayon, mas nag-focus na ako ngayon dun sa advocacy ko. Wow. Sa mga kids with autism. Ang galing. Kids with autism. No? Let's learn more about that. Pag-usapan natin yan. Sa segment natin. So, again, welcome to the show, Kuya Lee. Pero bago tayo mag-start, may
maghalagang tanong kami sa iyo. Ulitin ko. Pero bago tayo mag-start, may madhalagang tanong kami para sa iyo. Alam mo na yata 'yon. Ano 'yon, my Rose? Yes, of course, our traditional mad GTKY. What's your name, full name, middle initial? Anong gusto mong tawag sa iyo? Ano man pwede mong sabihin? Where are you from originally? Tagasan ka ngayon? Where are you living? Pwede mong bigay buong address mo. What's your work or what keeps you busy these days, no? Maybe you can share more about your advocacy and your work. First MadCamp and year, probably last year, I'm not sure. And anything favorite that you want to share with us, ano? Favorite. Take it away. Okay. Before natin tanongin si Kuya Ken, ba yan natatawa? Kasi nilagtawan mo yung bad ka naman. Okay, so before masagutin yung mga tanong ni Kuya Myrus, tanongin natin siya ng masigabo at malakas na mad ka na ba? Mad na! Alright. Ayan, galing na. Give it away. Yes. So I am Layman Hansel Herona po. You can call me Kuya Lee. Wow. Galing akong Mandaluyong sa labas. Ayan po. And what's keeping me busy right now? I am an creative senior officer. Wow. Sa isang retail and real estate company. And then my first mad is Nueva Ecija last year. Wow. Anong difference ng junior sa senior creative? Oh. How complex yung task? Mas creative ba yun? Alam ko pa rin. Parang kami lang yung creative sila. Pero nandun na kami sa direction of work. Wow. Ano favorite mo, Kuya Lee? Ayun. Mahilig ako sa ipo egg. Ipo egg? Oo. Yung luto pa pampangan siya. Ipo egg yata tawag dun. Yung merong quail eggs, tapos mix na veggies, sa creamy sauce. Nandi ko alam yun. Ayan. Sipo! Sipo egg! Sipo egg. I-try natin yan. Tagakain lang kasi ako. Hindi ako yung tagaluto. Nawala yung S. Alamin natin yung Sipo Egg. Salamat. Yeah. Thank you. But that's a trivia for Kuya Lee. Yes, Sipo Egg. Shout out sa mga nakakalam ng Sipo Egg. Now, without further ado, thank you so much for your introduction, Kuya Lee. Let's get down to business. Ayan. Yes. So, last year. Actually, magkasabay ba tayo ng bat? Hindi. Ang kasabay ko si si ate. Hindi pa lang. Hindi kayo na. Sige. Hindi kayo. So, paano mo nalaman si Matt? No? Nalaman ko si Matt kasi one of our clients dun sa negosyo na pinunahin, maliit na negosyo, is si Kuya Mako. Kuya Mako. Tapos ang hindi ko alam na meron pala siyang organization na itinuro pala niya. Kala ko, MMA lang. So nabudod ka din Oo, parang gano'n. Tapos yung bibi-present na site, tapos nakita ko na pumunta ko sa bahay nila. Ang daming award, sabi ko, doon ako. Oo, grabe yun. Multi-award eh. Yes. Tapos then one time, nag-invite na siya, sakto. Gusto ko pumunta ng Nueva Ecija. Gusto ko matay. Anong first reaction mo? Yeah. Parang hindi ako naniniwala na multi-awarded si Kuya. Pero legit. Marinig niya to, pinapanood niya tayo. Oo, yeah, tapos nung nakita ko yung mga awards sa bahay nila, tapos sabi nakakalat, no? Nakakalat sa bahay, pati medal, certificates. Yeah. Tapos isa-isa ko siyang binasa, sabi ko, bigatin pala si Kuya. Bigatin pala. Hindi lang halata. Oo. Humble. Ayun, tapos din ako na-invite. Nakita ko yung calendar, sabi ko, it fits sa schedule. Why not? Wow, and the rest is history. The rest is history. Galing. So, we talk about your first encounter with Mako and how you found about I Am Mad. So, kumusta ang experience and what made you stay? Sobrang fulfilling. Okay. Tita. Sobrang fulfilling niya. So, simula kasi, I grew up volunteering. Parents ko, nasa pareho silang ordinary minister. So, nag-volunteer na. Pero iba pa rin talaga kapag nag-volunteer ka out of yourself na. Yeah. Tapos, the reason kung bakit ako nag-stay, sobrang fulfilling ito sa akin kasi there's a part of me na ginamo ni I Am Man. Especially yung mga bata na nakita ko, na-meet ko, parang sila yung nag-heal sa akin. Actually, wow. Partly nung story niya, napakinggan na natin last Padayon, last year. Kagaya ng mga stories ng other volunteers natin, yun nga sabi mo rin from previous episode, sabi niya ni Kate nga, all of the volunteers may common denominator. Yeah. Ito yung whatever situations we're going through I Am Mad, may natutuklasan tayo maternity.
explore or we uncover something about ourselves, whether it's a process of healing or whatnot. So, nakakataba ng puso na and... Ang galing, no? Kasi, pero, di ba, bakit tayo iinom ng gamot kung walang sakit? Kaya, alamin natin ang sakit. Yeah. Maging doktora kami. So, ano ba ang pinaka sakit na nangyari sa buhay? Hindi naman. Siyempre, hindi natin ito makapakwento ng buo doon sa Mad Dogs Panlaen kasi medyo yung oras. Pero it all started kasi I grew up in a very strict, pati very religious family. Pero hindi ko naman siya nararamdaman na strict eh. Tapos yung parents ko, ordained minister, tapos alam ng mga tao na sobrang bait nila. Ni ultimo yung isusugo na lang ibibigay pa sa iba. Ganun sila. Kaya hands down ako sa kanila kasi sila yung nag-push akin sa volunteerism, sila nag-push akin sa pagiging selfless. Pero dating pala yung panahon na yung sarili mo, parang maubos din. Yeah. Ayun. So, I was looking for a way na maging okay. I did reckless things, to be honest. Tapos, hinahanap ko mapit na tawag dito. Hinahanap ko yung way para ma-fill yung void na nasa loob ko. Tapos, ang pinapakita ko sa harap ng mga tao, ah, dapat flawless, walang mali. Ganun. Then yun, I gave up. And that's how I found man. Kasi nung nagbibilang na ako ng mga araw, actually that's the term eh. Nagbibilang na ako from day one kung hanggang kailan na lang ako magde-decide na mag-. Nasaksihan natin yun, actually party parang. Anong tank natin yun? Oo nga. Nag-open up siya. Very vulnerable to us. And, hindi din namin alam kung how we're gonna react on the situation. Iba-iba din naman kasi yung experiences. Anyhow, yun nga, now that you've learned about, or that time that you've learned about IMRAS, ano yung masasabi mo, your highest moment? Highest. Diba, yung highest moment sa journey ko, yung pagpapakita ng emotion. Kasi when you talk about emotion, lalo ng paglalaki, kailangan dapat tago siya. Hindi ka dapat magpakita ng emosyon kasi lalaki ako, nakakahiya. It means weakness kapag nagpakita ako. Kung may stigma. Masculinity, di ba? Dapat hindi umiiyak, dapat strong ka lang palagi. Yeah. So, that's it. Kaya nung nakita ko yung mga kapwa volunteers ko doon sa Nueva Ecija, na masyado silang open sa pagpapakita ng emosyon, naingit ako. Sabi ko, gusto ko rin magpakita ng emosyon na gano'n, na free ako. Na hindi ako sasabihin na, hindi siya nakakalalaki, hindi siya strong. Kasi sa katunayan, they're the bravest people na nakilala ko. Kaya, one of the highest moments nung magsalita ako in front of, alam ko, 350 or 400 more people. More than people. Na dun ko ipapakita ko na it's okay that I'm weak and I'll be stronger. Kaya yung pinaka masayang moment sa akin. During my whole time na nag-volunteer sa akin. Wow. Take away ko rin yun yung sinabi niya last time na parang hindi lang pala ako yung nakakaramdam ng ganito. Yeah. Na hindi ka isolated. Mm-hmm. And kapag na-share ng ibang tao, sabi mo nga diba, it also encourages you na mag-share ng mga experiences mo. That way, mas nare-release mo siya. I think it's a way of feeling or process of comforting. Whether you get your comfort from volunteers, your friends, or kung ano man. Yeah, doon rin makukuha ko sa MAD, no? To add, talaga, ang dali maging vulnerable sa MAD. Siguro ngayon, no? Dahil sa social media, dahil sa pressure na kukuha natin, tulad sa mga na-share ni Kuya Lee, talagang minsan, takot tayo maging vulnerable. Parang ang tawag sa atin di maging vulnerable. Marami natin responsibilidad sa trabaho, sa pag-aaral, no? Whether you're studying or in life in general. So, ang galing lang. And of course, doon papasok yung MAD na yun nga, again, ang dali, dali talaga mag-open up. And at the same time, yun nga, you can be vulnerable again. This is not the first time you've been vulnerable, no? Not just because of this episode, pero parang ang saya, maybe we can talk about things about MAD, tapos biglang next few minutes about life, ang dali actually. Kasi yung safe space talaga. Safe space, definitely. Yeah. Yung walang judgment na maririnig, or kahit meron man. Pero alam mo yun yung parang, those are jokes na it doesn't harm, it doesn't hurt. Yeah. So we've heard about your highest moment. Ano naman yung lowest moment that you mentioned? Not sure na yung lowest niya. Ayun kanina. The lowest to highest na. Yung script kasi.
Pero you mentioned, no, talagang it's okay to be weak, pero you will be strong again. So that's already a good prelude to our next question. Para sa'yo, ano ang padayo, no? We have had 6 episodes that had a similar description of what their padayon is, which is to move forward. Pero sa'yo naman, Kuya, ano ang padayon para sa'yo? Yung para sa akin yung padayon, ito yung na-discover ko all this time. Habang while I make the pop mats, while I do volunteering na din sa iba, tapos so, nagkaroon ako ng open na advocacy para sa mga bata na may ASD. Doon ko na-realize na kailangan ko magpatuloy kasi gusto ko pong makita na mas maraming bata na umimite. Hindi lang dahil sa gusto kong umimite, dahil gusto ko na may mga bata pa rin na patuloy na umimite. Napangiti tayo na natin. Napareflect din ako, no, in terms of your situation. From the moment that you thought, bibigay ka na. Yeah. Then you met. Bilang. Met I am mad. It's like, is it, you know, the feeling of magic yung sinasabi natin? Can you relate to that? And ano yung siguro learning at ma-advise mo na rin para sa mga viewers natin, para sa mga medics natin? Ano? If bago kang volunteer, kung may experience ka na na mag-volunteer, kung gusto mo mag-volunteer, isang pahingahan dako yung man. Ibig sabihin, hindi lang siya safe place para sa inyo. Ayun ang tutunan ko. Kasi you will start clean slate. Mga young professional mga kasama, mga professional sila, pero pag nandun ka, walang ano, pantay-pantay lahat. Yeah. As in, ano, lahat kayo start from zero. And walang expectation sa inyo. Walang iisipin na kung anong mali sa inyo. Kasi safe place siya. Kaya kung may natutunan ako sa mat, ayun na you always start zero. Tapos kung ano yung magagawa mo para at that moment, ayun yung pinakamahalaga. Ayun kasi yung makakatulong dun sa pag sa group nyo, especially sa mga campus. Ayun natutunan ko kina Kuya Oyang, especially kina Kuya On, kina Kuya JM, na palagi nilang sinasabi na pantay-pantay tayo dito, tanggalin natin masyado yung expectation. And kung ano yung matutulong natin, ayun yung pamunti. Napakaganda ng learnings yung parang si Mad is giving us fresh start. Ayun, fresh start. So, start from zero, fresh start, balance, equity. Lahat ng gusto natin rin na makita sa mundo ay nagagawa natin sa simpleng komunidad natin. And it's like a way also to, sometimes parang we need to forgive ourselves for whatever we think we've done wrong or kung ano may mga shortcomings natin sa buhay. So, nakakatuwa na you have shared your story with us and we hope na marami pa tayong oras for you to, you know, give us more learning and advice. For sure, we're gonna learn more from ano from Kuya Lee, but maybe this is not the first and last episode. Yes, of course. So, anything else that you would like to share before we wrap this up? All good. Oh. Ipo-plug ko na yung ano namin. So, this coming 2024 po, if you know someone na kid na may ano, from 12 years old to 18 and above ng konti, sabi natin around 21. 13 to 21. 13 to 21, that age. In-invite namin kayo na mag-join sa Color Autismo ng Healthcare Depot Philippines. Wow. For more details, ipo-plug ko na lang po sa susunod. Alright. So ayan, we don't want it to cut this, but ayan, thank you, Kuya Lee. Maraming salamat for joining us today and for being such a good sport. I hope na enjoy mo rin yung session mo with us, our episode, and as much as we did. And yes, Myrus. Maraming salamat. It's a light episode, no? We got to talk about a lot of things personally, pero if I were to summarize this conversation, talagang it's light. It's very lightheaded. Despite the light episode, marami tayong natutunan. We got to talk about something serious. Of course, what's entertaining, what's funny, and of course, how we continue and talagang maging padayon sa araw-araw natin pamuhay. So maraming salamat. Thank you. Really. So that's it for this episode. Dumidilim na po dito sa venue natin. The sun has set. Hindi ko alam if nakikita niyo po ako, pero maraming salamat. I hope you learned something from Kuya Lee. Abangan muli sa aming mga susunod sa episode at iba-iba pang inspiring stories from our interesting sets of guests. And hear from us again through this or to know more about I Am Mad and get updates on our fundraising activities and volunteer opportunities. Check out our FB page
at facebook.com/IAmMakingADifference. Or you can also check our Twitter and Instagram at IAmMad_page. And if you have reached watching this entire, the entirety of this episode, if you want to watch or listen to more episodes, of course, may emergency. And ang emergency ko is, kung gusto nyo pang makarinig ng iba't ibang mga kwento na na-post na natin, feel free to look at our Spotify, just search for Making a Difference. And of course, our past Mad Talks episodes, no? If this is your first Mad Talks podcast, ano ba ito? Show natin. Marami na tayo. So feel free to watch your 36 previous episodes. With that said, thank you so much again. That's it. Mula rito kay Kuya Myros, MJ from Manila. Ate RJ. Ate Rupert RJ from Makati. And naniniwala kami na hanggang sa muli, let's talk about love, living and learning, and of course, the magic of volunteerism. This is your Mad Talks. This is your Mad Talk Show, episode 7. Ayan. Dahil bawat isa ay may mahalagang kwento at may bagong inspirasyon at mabuting pagbabago. Tandaan na ang mad ay para sa iyo at sa madlang tao. Again, this is your Mad Talk Show! Mad ka na ba? Mad na! Yay! Yay. Bye!